how to make your schedule. Naalala ko dati nung nagsisimula ako, everyday talaga meron akong kausap, meron akong ginagawa. Ngayon, bibigyan ko ng certain tips pa paano nyo pwedeng mapuno. Just like me before, meron akong schedule, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Now, dapat, itong mapupuno ko itong schedule na to, hindi ka dapat yung tipong networker na pagkagising mo sa umaga, saka ka pala mag-iisip, sino kakausapin ko, meron mo kakausapin. Dapat hindi ganun. Ako, week before, napuno ko na to. Halimbawa, Monday, ito yung Monday na pwede akong mag-prospecting. Ano yung gagawin ko sa prospecting? Pwede akong mamigay ng flyers, pwede akong mag-chat sa Facebook, pwede akong mag-message kahit kanino. Now, yung mga tao yun, i-set up ko sila ng meeting kung kailan sila available. Halimbawa, meron tayo, sabihin na natin, mga si Juan, si Edna, tapos si Juan yung limo ang nag-text, sabi niya, okay, available ako Tuesday ng hapon. Okay, sa schedule ko, susulat ko na dyan, PM, available si Edna. Kung anong oras ko pa siya in-meet. After nun, pupunuin ko to lahat na dapat napuno ko to. Sometimes, yung mga araw na walang, halimbawa, napuno ko to. Kaya lang ito, walang nag-commit. Ngayon, anong gagawin ko sa Wednesday kung walang nag-commit ng schedule na yan? Yan yung time na pwede pa rin ako mag-prospecting, or pwede ako magbasa ng libro, or pwede ako mag-aral sa internet, ano yung networking, paano i-close deal. Ibig sabihin, wala talaga akong araw na nababakante. Paminsan nga, pag tapos na ako sa prospecting, tapos na ako kausapin yung mga downline ko, ay yung mga prospect ko, paggabi naman, around mga 10 PM to hanggang umaga, ang kausap ko naman yan, mga grupo ko. Yun yung time na tinuturuan ko sila, paano mag-present, paano mag-ABC role, paano magkaroon ng maraming prospect. And dapat itong schedule na to, ang tawag ko dito, dapat wala kang nababakante. Bakit? Pag ang isang tao, isang networker, araw-araw meron kang ginagawa. In short, yung pag-uwi mo pa lang sa bahay mo, wala ka ng ibang gagawin, itutulog mo na lang talaga para bukas kasi may schedule ka. Ito yung time na hindi ka nakakapag-isip ng negative. Kasi the moment marami kang bakante, yun yung time na makakapag-isip ng negative. Kaya maraming networker na nawawala din sa industriya kasi actually sila mismo yung walang ginagawa kaya nakakapag-isip ng negative. Doon nila ma-realize sa parang hirap pala mag-networking, parang wala man lang nag-join. Eh syempre, paano meron mag-join sa'yo kung wala ka lang may schedule? Kaya dapat, eto, gawin mo lang to for one whole year. So siguraduhin ko sa'yo, kung buong taon ito yung gagawin mo, iyan yung mga times na susunod na kahit wala kang literal yung ginagawa, wala kang kausap, pero since na-duplicate ka na, tuloy-tuloy yan, automatic, yung income mo, papasok at papasok na lang.